Heyo, what's up sa inyo mga kapenyo? At today meron na naman tayong napaka-init na reaction video ngayong araw. Pasensya na kayo kung tatlong araw na akong hindi nakapaggawa ng reaction video. Alam ko naman inaantay-antay nyo na yung paggawa ko ng reaction video. Yung chismax natin po kinang talagang nabisi lang tayo sa ating trabaho mga kapenyo, na kung saan nagtutour guide nga tayo dito sa Taiwan. Kaya sa mga gustong mag-tour ha, dito sa Taiwan, kontakin nyo lang ako sa sa official na Facebook ko, JB Tan lang ha. Huwag nyo nang lagyan ng vlogs, kasi pag may vlogs, yun yung vlog ko. So eto mga kapenyo, wala nang intro, gawin na natin etong pandidis na naman ni Maagago dito kay Franklin Miano, na kung saan sumasakit na talaga ang ulo ni Maagago rito po. Matindi raw na scammer talaga to itong si Franklin, no? At tara mga kapenyo, panoorin nga natin yung naging reaction ni Maagago rito. Pagpasensya nyo na, cellphone lang yung gagawin natin dahil nandito lang tayo sa sasakyan. Habang inaantay ko yung customer ko, naisipan kong gumawa ng reaction video para sa inyo, para hindi rin kayo mainip, kakaantay sa akin. So tara, simulan natin to. Ay, ang part 3 ko sa paglalahad ko ng katotohanan yun, no? Franklin Miano. Yan! The biggest mongoloid sa Pilipinas. Biggest mongoloid. Ilalabas natin ito yung labas niya para sa akin sa social media. Nakakatawa. Gumana yung plano ko. Yes, I like it. I like the title. Goal. Gusto kong maraming manood ng upcoming daily vlogs. Uy. Para i-showcase yung mga future businesses, lifestyle, at yung sisimulan ko na charity para tumulong sa ibang mga tao in different places sa Pilipinas. Plus, mag-release ako ng series kung saan pipili ako ng 3 taong tutulungan kong maging millionaire in less than 1 year using the outsourcing business. Mm-hmm. Una sa lahat, mongoloy, natanga. Anong pakialam namin kung ikaw ay maglalabas ng daily vlogs mo? Akala mo ba uubra pa rin hanggang sa mundo at panahon na ito? Ang tinatawag na bad publicity is still publicity? Taka ba? Hindi na umuubra yan sa panahon ngayon. Kung sa tingin mo matalino ka. Alam niyo, sa totoo lang mga kapenyo, no? Talagang grabe yung mga diss na ginagawa ni Maagago rito. Talagang lahat na ng estilo niya, no? Yung talaga pagsasalita niya ng tarantado, bobo, etc. Talagang sinasabi na nga ni Maagago rito. At napansin siya talaga nito ni Franklin, no? Na talagang binabanatan nga niya to. At kilala naman natin kasi si Maagago na talagang fearless to eh. Walang takot to. Pag tumira talaga to ng tao, talagang ginagago niya. Kaya nga Maagago eh. So hindi siya takot madimanda kahit paano sabihin ng mga tao, dahil alam naman natin may pera si Maagago kung magdemanda man talaga si Franklin. Mas matalino na yung mga taong nanonood. And look, hindi mo nakamit ang goal mo. Uh-huh. Ako ang nakakamit ng goal ko. Mm-hmm. Yung tapyasan ng sungay yung mga taong tulad nyo. I'm not a superhero. Alam mo, sa totoo lang, mas villain pa nga ako sa'yo eh. Mas demonyo ako sa'yo. Yun nga lang, yung pagka-demonyo ko, totoo akong demonyo. Ikaw, nagkukunwari ka lang demonyo. Sa totoo lang, you're a fucking coward. Fucking afraid. Isa kang malaking dummy account. Huwag kang maniwala sa sinasabi ng taong nasa likod mo. Kasi may hangganan ang lahat. Kung totoo man na abogado ang iyong tatay, siguradong itatakwil ka ng tatay mo. Kahit kailan, ang isang abogado ay hindi itinakwil ang kanyang pag-aaral. Do not ever mention and do not ever be proud. Napakaganda ng mensahe ni Maagago ron, no? Kung ang tatay mo nga isang abogado, siguradong itatakwil ka, no, ng tatay mo. Dahil kahit kailan, hindi nga naman talaga ipagpapalit ng mga abogado yung kanilang mga pinag-aralan. Lalong-lalo na alam naman natin ang kurso ng abogado, napakahirap pong kumuha, no? Lalo na sa mga bar exam lang yan. Naku po, siguradong pahirapan makakuha talaga mga kapenyo. Kaya may punto yung sinasabi ni Maagago rito. Na ang tatay mo ay abogado. Siyempre, abogado. Kasi, hindi ka nga proud sa sarili mo eh. Uh-huh. How can you be proud? Tago ka sa shell of yourself. Mm-hmm. You are fooling the fuck out of yourself. Ha, fool mo yung mga tao sa pagkukul mo.
Because that's how foolish you are na maniwala sa isang taong demonyo na bumubulong sa likod. And isa pa, tama ang mga taong nakikinig ko sa paligid ko. Kung hindi ka naniniwala sa edukasyon at mas naniniwala ka sa diskarte, may anak ka, sabi mo, huwag mo nga pag-aralin. Ang ituro mo nga, diskarte lang. Tingnan ko lang kung hindi magpalit yung utak mo sa laman na tae ng tiyan mo. Dahil sa sapa o sa piga ng asap. Okay lang. Tangina, tindi talaga ng mga ano rito, no? Ng mga Disney makagago kay Franklin. Talaga solid eh. Tumatatak talaga eh. Tawa mo sa'yo. Bobo ka. Kung tunay ng tao, alam mo gagawin mo, Frank? Iharap mo sa camera yung anak mo. And then, saka mo lokohin yung mga taong nakikinig sa'yo. I want to see that. Gusto kong makita kung gaano kalaki ang bayag mo to do this, man. Bayad ka ba na ang anak mo ay nakikinig sa isang talunan na tulad mo? Hindi ka naniniwala sa pag-aaral, pero naniniwala ka sa edukasyon na binibigay mo? Tanga ka ba? Meron ka bang certificate ng DepEd stating na ikaw ay legit at legal? Meron ka bang SEC? Alam ba ng BSP yung ginagawa mo? Nag-e-explain ka regarding kung paano magpayaman? Do you even hear your fucking self? Kasi bro, hindi mo pwede na ipag-angas ang iyong relos. Kasi peke ang relo mo. Anyway, hindi natin pwedeng husgahan yung tao na nakadamit na dugyot ang pangangatawan. Wala kasi yan sa ganun eh. Pero tangina, Franklin, aminin mo man sa hindi, sa 100 sinabi mo, 101 ang mali. Tuloy natin ang pagbabasa. May sinabi ka pa na charity. Siyempre, normal ang charity kapag naiipit ka na. Ikaw naman, Frank, kupal ka pa lang, ako yung tamod na nakabuntis na. Kupal ka pa lang, Frank, ako yung tamod na nakabuntis na. Solid talaga po kaya. Ayop ka talaga makagago, puta kaya, grabe. Solid yung mga banat mo talaga rito, puta kaya, natatawa ako. Tanga ako, buong buhay ko nasa social media ko. Oo. Kapag nagigipit ako noon, nung panahon na demonyo ako, magpapakita ako ng maganda. Oo. Normal lang yon. Kaso lang, ang diferensya ko sa'yo, hindi ako nanloloko ng tao. Because ako, bukal talaga sa loob ko ang aking pamigay. Hanggang sa nagsawa na akong videoan yan, wala nang video ako kung mamigay. Pero alam ko yung strategy mo. Kasi ginagawa yan ang karamihan ng social media influencer. Lalo na kapag nagigipit na yung tao. Ang gagawin niya next, mamimigay. Magpapakita na mabait siya. Magpapakita na lahat ng kinita niya sa ganito, sa ganyan na ipinamimigay niya. Kaya ikaw, nagigipit ka na. Hindi mo na alam kung ano ang isasagot mo. Now, humahanap ka ng ibang paraan upang matanga at mabobo mo na naman yung mga estupido mong estudyante. Nahirap, nahirap. Grabe yung tawa ni Makagago rito. Pang-asar talaga, mga kapenge. Kahit sino talaga matatawa. Pang-inang refund. Alam mo, Frank, kung milyon-milyon ang kinikita mo weekly, wala ka na dyan. Nakakita na ako ng mga tao na milyon-milyon per day. Marami kinikita. Talaga. Definitely. Sobrang layo sa'yo. Hindi tulad mo na milyon-milyon ang kinikita, still nagka-grind ka pa rin. Pa rin, yes. Taka ka ba? Sarili mo lang niloloko mo, hindi na yung mga tao. Sabi mo pa, gumana ang plano mo. Kasi ako ang gagawin mong stepping stone. Ang hindi mo alam, itong stepping stone na ginawa mo, ako yung invisible na stone. Oy, kapag pinapakan mo ko, straight away, lubog ka. Tanga. Huwag mong kakalimutan, Frank. Alam mo, mga kapenyo, grabe. Yung pandidis ni Makagago, may halong pang-aasar, pero may halong ano eh. Alam mo yun? Intelligence strategy na talagang binabasag niya, no? Yung Franklin Miano, na kung saan, alam naman natin na, yun nga, gusto ni Franklin na yung mga tao, talagang mapaniwala niya, na kung saan, doon nga raw yung mas madaling way na yayaman ka dahil sa diskarte. O alam natin na talagang maganda rin ang taong may diskarte.
Pero depende pa rin po 'yan, no? Lalong-lalo na pag pumasok ka ng negosyo, hindi naman po agad-agad yayaman ka kaagad. Hindi porke nagnegosyo ka, yayaman ka na, no? Depende po 'yan kung mamahalin ka talaga ng mga tao. So, talagang doon lang po 'yan magkakatalo-talo pag minahal ka ng mga tao sa iyong ginagawa sa pagninegosyo, yun, magsasucess ka. Pero kung wala, nga. Mga taong niloko mo, lahat yan nag-message sa akin. Gusto nila ng refund. Aha, refund. At kakasuhan ka nila. Atay. Problem, only a few might watch ng daily vlogs ko dahil 20% na subscribers ko ang nanood ng videos ko sa YouTube. May mga tao din ang interested malaman yung ginawa ko everyday about workout and lifestyle. Mm-hmm. So, ang solution daw niya, gumagawa na ako ng contents for the past 2 years, trying to help others online. Accomplishment, ganto ganyan. Wala akong makita. For me, legit kang barbero. Okay? Wala ka nung buhay na gusto mong magkaroon ka. Mm-hmm. Yung pinoportray mo na lifestyle, wala yun sa'yo. Hindi ka ganun. Eto, real talk. Nagregalo ako ng Camaro sa misis ko. Magkano ang Camaro ngayon? Second hand pa yata yung binili mo na Camaro or baka brand new, ewan ko. Magkano lang ang Camaro, Frank? 3.2 million na lang ang Camaro, Frank. Is that a lot? Ikinash ko ni regalo ko sa misis ko, boy. Ikaw ang hulugan pa yung sayo, boy. Kasi may 1 million pong discount ang Camaro. Kaya binili ko agad. Samantalang ikaw, ipinagkakalat mo pa na 7 milyon ang Camaro mo. Camaro magkano? 7 million, 8 million. Di ba pulaan ka na agad? Gusto mo, Frank? Pakitaan tayo online ng mga titulo ng properties putang natin. Putang, yun ang puta. Gusto mo, Frank? Pakitaan tayo ng mga narating natin sa buhay natin online. Gusto mo, Frank? Ipakita mo yung totoong amount ng Camaro ngayon. Punta ka sa putang inang Chevrolet and i-debunk mo ko. Sabihin mo hindi totoo yung sinasabi ko. Kotse na lang, hayop ka. Ginagawa mo pang kasinungalingan. Oo. Mas mahal pa ang aking Dodge. Kasi yung Dodge ko walang discount. Hindi natin kailangan magsinungaling. Kung ano lang yung meron ka, yun lang ipagyayabang mo. Grabe mga kapenyo, no? May punto talaga at talagang habang pinakikinggan ko yung mga sinasabi ni makagago kay Franklin Miano, puta, nagtataasan talaga balahibo ko. Bukod sa natatawa ako dun sa mga banat ni makagago, eh talagang totoo, no, yung sinasabi ni makagago rito about kay Franklin. Yung Camaro na sinasabi niya na 7 to 8 million, totoo naman talaga yon. Nasa 3 to 3.5 million na lang talaga ang Camaro. Tapos dito pa, no, mga kapenyo, dinis talaga siya ni makagago ng husto. Dahil nga talagang alam ni makagago kasi na yung mga plano niya, eh, nanloloko na lang siya ng mga tao. So, yan mga kapenyo, no? Ano nga masasabi nyo dito sa panibagong pandidis ni makagago sa kanya? Siyempre, kung gusto nyo mapanood yung full video nito, puntaan nyo na lang kay makagago WhatsApp men. At talagang doon po, taragis, grabe yung mga banat niya dito, no? Hindi natatakot si makagago. Dito kay Franklin, no, na isang milyonaryong araw na sinasabi niya sa kanyang sarili na kung saan, eh kahit ako, hindi talaga ako naniniwala. So, depende na lang sa mga mag-i-invest kung magpapaloko rin sila. Anyway, mga kapenyo, maraming salamat dito sa panonood nyo. Sa susunod, i-update ko pa kayo sa mga panibagong issue na lumalabas dito sa social media. Maraming salamat mga kapenyo at kita kasi na tayo sa mga susunod kong vlogs.